Hey guys, what's up? Rod Maseda here. So I'll just keep this short and sweet. So, kanina po, yung kapitbahay namin na si Ate Gloria nanghingi po ng tulong sa akin kasi yung mga anak kasi po niya pumapasok sa opisina. So, nagtanong po siya sa akin kung pwede ko ba daw po siyang kuhanan ng blood pressure kasi marunong kasi po kumuha yung manual. Tapos, kanina nga po, nakuha ko po sa kanya, medyo mataas po yung kanyang systolic, pero okay naman po yung diastolic niya. So, hindi kasi yun nung unang beses na nahingi siya ng tulong sa akin. So, nagkukwentuhan kami, hindi naman ako pwedeng umalis na lang basta-basta. So, nag-usap po na kami, tapos tinanong ko na siya na kung ano ba yung, kasi nagtatanong siya sa akin kung ano ba daw ginagawa ko, kung bakit normal yung blood pressure ng mama ko. So, tinanong ko siya kung ano ba yung pagkain niya. May maintenance naman siya. Tapos, yung nga, sabi niya sa akin na kumakain pa rin daw sila ng prito. Malakas daw sila sa prito. Kaya sinabi ko, yung mga kinakain kasi natin, yung pa rin yung nagiging cause ng yung pagtaas ng blood pressure natin, lalo na yung cholesterol. So, yun, tinanong ko na nga siya kung ano yung mantika na ginagamit nila. At tama yung hinala ko, ang ginagamit nga nila, sabi niya, yung kinilo. Yung alam niya yung maraming mantika na binibenta sa palengke. So sabi ko sa kanya, mas mainam na magpalit siya ng mantika. So akala niya vegetable oil, okay. Sabi ko hindi, hindi rin ho, kasi marumi din ho yun. So sabi ko sa kanya, hindi ko ho to sponsor. Gusto ko lang po makatulong sa mga makakapanood nito. Gusto ko pong i-share sa inyo para hindi na po kayo nagbabayad sa ibang mga seminar or sa ibang mga webinars na alam niyo na yun para ano yung information is kalat. This is very informative para this is very people oriented. Ito po yung ginagamit po namin. This is virgin coconut oil. So alam ko iisipin niyo na ang gara naman niya ng social bakit yun ang ginagamit niyo. Ito po kasi ginagamit po to ni mama ko 2 tablespoons sa umaga, 40 minutes bago po siya mag-breakfast. Tapos 2 tablespoons naman po bago po siya matulog. So ito na po yung natural maintenance niya. Hindi pa po nasisira ng dahan-dahan yung kanyang kidney at saka yung liver po niya. Kasi natural eh. And also, ito rin po yung ginagamit namin sa pagprito ng paggisa ng mga gulay. So, yun nga. Sinabi ko kay Ate Gloria na Ate Glo, kailangan nyo na magpalit ng ginagamit na oil. So, sabi niya, ano bang gagawin ko? So, sabi ko, hindi po yung vegetable oil kasi ano din ho yun? May estrogen ho yun, yung carcinogenic din na ano yun. So, sabi niya, okay, nakikinig naman siya. Sabi ko, yung virgin coconut oil. Tapos, natuwa ako kasi nagulat siya, tapos nakikinig na rin siya. Kasi dati hindi nakikinig. And ayaw na ayaw niya na pag-uusapan yung pagiging vegan ko. Kasi nga, alam niyo na, hindi niya pa rin matanggap yung ganung bagay. Pero, sige na lang. So, ito, nirecommend ko nga ako sa kanya. Tapos, sabi niya sa akin na, yun, itatry nila. Ngayon sa inyo guys na nakakapanood nito, maybe iisipin niyo, ang mahal naman sa Watsons niyo ito nabibili. Sa naku, huwag nyo i-share itong video na to sa maraming tao na yung masyadong public kasi pag baka ho kasi taasan nila yung presyo nito eh pag nalaman nila yung ano yung benefits. Alam nyo naman yung gobyerno natin ano talaga. So kailangan na bali secret video na lang ho natin to. So ito ho siya, bali 200 pesos sa Watsons. Pwede nyo rin ho itong ipahit sa mukha nyo para ano pampakinis tapos sa buhok nyo. Para yung panglinis tapos may tumubo na bagong kwan buhok. Tapos ano ba yung sasabihin ko pa, random lang kasi ito eh, hindi ko na inensayo, gusto ko lang i-share talaga sa inyo para makatulong sa mga magulang ninyo, sa inyong mama, papa na ayaw na mag-maintenance. Ito po yung napaka-natural na virgin coconut oil. Or kung gusto nyo naman na kayo yung gagawa, marami pong information sa YouTube kung paano po gumawa ng homemade na virgin coconut oil. Yeah, para ano na to, hindi na masyadong mahaba. So, yun nga po. Sabi ko sa kanya na, hindi, sa inyo pala, na kung tingin nyo na mahal yung 200 pesos, mas makakatipid po kayo. Nagkakamali po kayo kung iisipin nyo na mas mahal to. Kasi,
kung gagamit pa rin kayo ng mga mumurahing mantika na marumi sa pagprito ng inyong mga gulay, tumataas yung cholesterol nyo, yung blood pressure nyo po tumataas din. So bibili kayo ng gamot, di ba? O hospital kayo, ganun. Whereas kung ito, maintenance na siya. Marami na kayong nagagamit. Yung sa umaga, tapos sa gabi, yung 2 tablespoons sa umaga, 2 tablespoons naman sa gabi bago matulog si mama or si papa nyo. Or sino man yung matanda na inaalagaan nyo or para sa sarili nyo, na normalize niya talaga yung blood pressure. Kasi sabi ko kay Ate Gloria, sabi ko sa kanya na oo nga may maintenance kayo, pero yung ginagana yung function kasi ng gamot niyo is tinatanggal lang yung symptoms, pero yung pinaka root cause talaga ng blood pressure niyo andun pa rin. So hanggang naninikit yung alat or yung cholesterol or yung maruming mantika dun sa bituka natin, may mararamdaman pa rin kayo something. Kaya kailangan talaga malinis. Alam nyo guys, yung ginamit ko to, pag nagigisa ako ng gulay, grabe no, pagpasok niya sa katawan, kasama na yun, yung parang gamot na rin siya. Actually, gamot talaga siya. So, natural medicine. At saka, yun, mas makakatipid kayo kasi, ano siya eh, maintenance, tapos pagkain na rin. So, yun lang po yung gusto kong i-share. Kaya ingat po kayo lagi at alagaan nyo po ang inyong kalusugan, pati na rin po ang inyong mga magulang or sino man yung nakatatanda sa inyo na inaalagaan po ninyo. Be safe always. Ito po uli si Rod Maceda at i-share nyo po itong video na to sa mga taong naghahanap po ng replacement sa kanilang mga maintenance. Kasi alam nyo na po, iniiwasan nga po nila na maano po yung atay po nila or yung kidney. So, yun po. Maraming salamat po at ingat po kayo lagi.